Alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon, wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Meron lamang na maliit na pulo noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo. May nakatira rito isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae, sina Minda, Luz at Bisaya. Isang araw, kinakailangan umalis ang amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid, kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lalabas sa ating kuweba, ang bili ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa paligid. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Opo, ama, sagot ng tatlong dalaga. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kuweba ang magkakapatid. Inayos nila itong mabuti upang masiyahan ang kanilang ama. Subalit, hindi nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi ito masunurin sa ama. Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi malang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Minda naglalaro sa mga along na gagaling sa gitna ng dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang malaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisisigaw siya habang tinatangay ng malalaking alon sa gitna ng dagat. Tulungan niyo ako, sigaw ni Minda. Narinig ni Luz at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa kuweba at tumigil ang paggawa ng dalawa. Si Minda humihingi ng tulong, sabi ni Luz, na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Oo nga, halina, sabi ni Bisaya, bakit kaya? Mabilis na tumakbo sila sa may dagat. Tingin dito, tingin doon, at nakita nilang sisinghap-singhap sa tubig ang kapatid. Hayun, sa malayo, sigaw sa bayturo sa malayo ni Luz. Hindi marunong lumangoy si Minda, sabi ni Bisaya. At tumakbo na naman ang dalawa, umiiyak na si Luz. Bahala na, sabi ni Bisaya. Mabilis nilang nilusong si Minda, malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Naku, pati sila ay nadala ng dambuhalang alon. Kawag, sipa, kastos ng kamay, iyak, sigaw, at walang tigil na kawag. At sa kasamaang palad, ang tatlong anak na babae ng higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang higante, nagtataka siya kung bakit walang sumalubong sa kanya. Dati-rati ay nakasigaw sa tuwa ang tatlo niyang anak. Pag dumating siya, wala ang tatlo sa kuweba. Ni isa, wala. Saan kaya nagtungo ang tatlo kong anak? Tanong niya sa sarili. Saan kayo, Luz, Bisaya at Minda? Walang sagot. Hinanap niya sa paligid. Wala roon. Pinuntahan niya ang ibang kalapit na pulo, ngunit wala doon. Ni Anino, wala. Baka kaya may pumuntang ibang tao at tinangay sila ng pilit, sabi ng higante sa sarili. Biglang umalon ulit ng malakas at dumagundong. Napalingon ang ama at nabuo sa isip niya na baka nalunod ang tatlo. Dumako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang ama. Para tuloy niyang nakikita ang tatlong kamay na humihingi ng saklolo. Naalala niyang bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito, ni hindi sila natutong lumangoy. Tumalon sa dagat ang higante. Sa isip lamang niya pala ang tatlong larawang kamay na nakataas. Nawalan siya ng lakas.
Mga anak, ano pa? Wala na. Himutok ng ama. Nawala na ng ganang kumain. Tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis ay nakatulog ang higante. Mahabang pagtulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinusot ang mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayong bigla at tinignang mabuti. Ano ito? Saan galing ang tatlong pulong ito? Sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili. Lalong lungkot ang naramdaman ng higanting ulila. Ang tatlong pulong ito ay sina Luz, Bisaya at Minda. At buhat noon, tinawag na Luzon, Bisaya at Mindanao ang tatlong pulo. Dito, nagmula ang bansang Pilipinas. Nasa gawing timog sa Asia. Maraming salamat po sa panonood.